po ay nananawagan sa ating Pangulo na ibad na ang Pogo Kalabog. Grabe! Mahigit 100 pang Chinese nationals na nahuli sa Pogo Hub sa Bambantarla. The rescue of a kidnapped Pogo worker in the Philippines raises the alarm over crimes linked to illegal offshore gaming operators in the country. Palalim ng palalim yung ugat nitong Pogo at yung kriminalidad ay palala ng palala. Si Lin Baoying at Zhang Ruijin ay sangkot sa isang multi-billion dollar money laundering case sa Singapore na itinuturing na largest money laundering case sa nasabing bansa. Pogo Hub sa Tarlac nadiskubre ang ilang gamit na para umano sa iba't ibang uri ng scam. Sabay niyan, ininkwesta rin ang ilang dayuhan na natuklasan ang mga underground tunnel, mga villa at mamahaling sasakyan sa Pogo Hub sa Bambantarlac. Pwede ba i-ban outright? Pwede nang i-ban outright. Executive decision lang to. Nagagamit lang yung Pogo license as a front for human trafficking, for illegal detention, at ngayon large-scale money laundering. At under this administration, 6 na raids ang nangyari na. And all of the raids, hindi bumababa sa 1,000 yung mga taong nare-rescue, hindi rin bumababa sa 1,000 yung mga taong dinideport dahil nga dito sa mga Pogo. At ang common denominator nitong mga Pogo na ito, mga sindikato ang nagpapatakbo. Pumapasok na rin sa politika. At pag mas malalim na yung ugat, mas mahirap nang buwagin yan sa mga susunod. Ang aking panawagan sa ating Pangulo, na iban ng kaagad yung Pogo dahil walang kabutihan ito na dinadala para sa atin.